Nagsalita si Eliphaz. Ika-22 kabanata. Pagkatapos, sumagot si Eliphaz na taga-Teman. May maitutulong ba ang tao sa Diyos? O kahit ang taong marunong? Matutuwa kaya ang makapangyarihang Diyos kung matuwid ka? May mapapala ba siya sa iyo kung walang kapintasan ang buhay mo? Sinasaway ka at hinahatulan ng Diyos hindi dahil may takot ka sa Kanya, kundi dahil sasukdulan na ang kasamaan mo at walang tigil ang paggawa mo ng kasalanan. Walang awa mong kinukuha ang damit ng iyong kapwa bilang garantya sa Kanyang utang sa iyo. Hindi mo binibigyan ng tubig ang nauuuhaw at hindi mo rin binibigyan ng pagkain ang nagugutom. Ginagamit mo ang iyong kapangyarihan at kadakilaan sa pangangamkam ng lupa. Kapag humihingi sa iyo ng tulong ang mga byuda, pinauuwi mo silang walang dala. Pinagmamalupitan mo pa pati ang mga ulila. Iyan ang mga dahilan kung bakit napapalibutan ka ng patibong at dumarating sa iyo ang biglang pagkatakot. Iyan din ang mga dahilan kung bakit nadiliman ka at hindi nakakita at inaapawan pa ng baha. Ang Diyos ay nasa kataas-taas ang langit, mas mataas pa sa pinakamataas na bituin. Kaya sinasabi mo, hindi alam ng Diyos ang ginagawa ko. Paano siya makakahatol kung napapalibutan siya ng makapal na ulap? Napapalibutan nga siya ng makapal na ulap, kaya hindi niya tayo makikita habang naglalakad siya sa itaas ng langit. Patuloy ka bang susunod sa pag-uugaling matagal nang sinusunod ng taong masasama? Namatay sila nang wala pa sa panahon. Katulad sila ng pundasyon ng bahay na tinangay ng baha. Sinabi nila sa makapangyarihang Diyos, "Hayaan mo na lamang kami. Ano bang magagawa mo para sa amin?" Pero ang Diyos ang pumuno ng mabubuting bagay sa bahay nila. Kaya anuman ang ipapayo nitong mga taong masama ay hindi ko tatanggapin. Kapag nakita ng mga taong matuwid at walang kasalanan ang kapahamakan ng mga taong masama, matutuwa sila at magdiriwang. Sasabihin nila, "Napahamak na ang mga kaaway natin at natupok sa apoy ang kayamanan nila." Job, magpasakop ka sa Diyos at makipagkasundo ka sa Kanya upang pagpalain Kanya. Tanggapin mo ang Kanyang mga itinuturo at ingatan mo sa iyong puso ang Kanyang mga salita. Kung manunumbalik ka sa Diyos na makapangyarihan at aalisin ang kasamaan sa sambahayan mo, pagpapalain Kanyang muli. Huwag mong pahalagahan ang iyong kayamanan. Ituring mo ito na parang buhangin o batong nasa ilog. At ang Diyos na makapangyarihan ang ituring mong ginto at mamahaling pilak. At saka mo matatagpuan ang kaligayahang nagmumula sa makapangyarihang Diyos. At hindi ka mahihiyang lumapit sa Kanya. Manalangin ka sa Kanya at didinggin Kanya. Tuparin mo ang iyong mga pangako sa Kanya. Ano man ang binabalak mong gawin ay mangyayari at magiging maliwanag ang iyong daan. Kung may taong nanghihina at kung idadalangin mo sa Diyos na palakasin siya, tutulungan niya ang taong iyon. Pati ang mga taong nagkasala ay ililigtas niya sa pamamagitan ng buhay mong matuwid.